Hi teachers! We've been receiving a lot of questions regarding navigation of the course page. So in this tutorial, let me help you. Tulungan ko po kayo kung paano ba natin talaga ma-access yung page. So let's begin with the email. Paki-check po yung email. Makikita ninyo nakalagay doon, invitation for the course. And then, you would also see, no, makikita nyo rin po doon ang nakalagay Radio 101 that we're inviting you to attend the course. And kindly click lang po here. No? So, ikiklik lang po natin yung here para makapasok tayo. Now, once nakapasok po tayo, importante, makikita natin, we start at the beginning. Wag po doon sa continue. Start at the beginning. Pagkatapos po, you just click next. Click the menu and then po makikita ninyo may choices, no? Mapipili nyo po handouts, mechanics, etc. So piliin po ninyo pwedeng quiz 5, depende po sa kung anong iti-take ninyo, at meron pong start dyan. So pwede yung start or quiz 6. In this case, umpisahan natin sa quiz 6 kasi madami quiz 6 ang iti-take. So, bababa lang po kayo, scroll it down, tapos sa baba po, makikita ninyo merong I want to start the quiz. So, yan lang po yung pipindutin ninyo para lang din po yung quiz, no, before. So, you just click that, tapos papasok na po kayo sa quiz. So, sagutan nyo po hanggang dulo from 1 to 17, no, so 17 questions. So, sagutan nyo po, nakikita natin sa baba yung number hanggang makarating po kayo dun sa last question. Pwede po kayong magpalit ng sagot, okay? And then, kung okay na, submit your answers. If halimbawa po, bumagsak, sana naman hindi. May option po mag-try again. So, pwede nyong pindutin yan, try again. Tapos, mag-start kayo ulit, no? Ng exam. That's your second try. Or, pwede pong mag-log out na. So, pumunta sa menu and then you log out. So, let us say, ayokong i-take muna yon, no? Take ko muna 5. So, mag-log in po kayo ulit. So, you have to log in, ilagay po yung access code na nandun sa email. Pagkatapos po, ang importante, start at the beginning. Okay? So, wag po mag-continue. Start at the beginning. Pagkatapos po nun, pwede nyo po ulit piliin. So, pupunta lang po kayo ng menu, tapos piliin nyo na po 5 naman. O, try ko naman yung 5. So, you can try the 5 and then start the quiz and then answer. So, ganun lang po siya, no? So, sagutin hanggang matapos and then you submit for, let's say, you failed, no? So, ganun. You can try again and then log out. Pag hindi po mag-try, ilalog out para makakuha ng ibang quiz, no? Kung ito is didiretso naman, dire-diretso lang po yun, no? So, yan lang po, no? Ganyan lang po siya kasimple. So, hopefully, naliwanagan po kayo, no? Kung paano po ito gawin. Remember, you only have 2 logins. 2 login. Actually, pwede nyo i-take yung 2 exam sa isang login. So, nasa sa inyo po kung paano nyo gagamitin. Okay? So, good luck po sa lahat!